from simple, you're going to develop. Or ibig sabihin, sa maliit na bagay, nag-grow ka, nag-level up ka. Yun ang ibig sabihin ng evolve. You make simple things complicated. Or ibig sabihin, itinataas mo yung level mo, hindi yung pababa na pagpataas. Ibig sabihin, ina-upgrade mo ang sarili mo. And susunod po, M, ito po ang pinakamaka-importante, move on. Yung sinasabi ko pong move on kasi yung journey mo natin, yung tinatahakan natin ng sa mundo na to, lalo na ngayon, New Year, 2020. Remember niyo po, yung 2020, parang vision mo yun. Although ako po, hindi na ako 2020 vision. Ano na, may grado na po mata ko. Ibig sabihin, liwanagan, maging 2020 ang vision mo, yung pananaw mo sa buhay, na paano mo tatahakin ang buhay or paano ka mag-move on kung dala-dala mo pa sa'yo yung ibig sabihin, you make your journey light. Yung huwag ka masyadong magdala ng masyadong mga mabibigat, mga papasanin mo na pag tinatahak mo yung buhay, hirap ka dahil yung past paulit-ulit, kung ano yung ginawa sa'yo, yun pa rin yun ang ilalagay mo sa isip mo, yun pa rin yun ang nasa buhay mo, ayaw mo mag-move on. Sinasabi ko, lahat tayo, may mga pagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pag nagkakasala po tayo, isuko po natin yung lahat ng mga kasalanan natin sa Diyos. Ibigay na po natin sa Kanya at hindi po natin ang tawag. Alam niyo po ba ang Diyos, kahit napakasama mong tao, mahal ka pa rin niya. Ganon, kasolid po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Isipin niyo, kahit gaano ka kasama, mahal ka pa rin ng Diyos. Isang example no, kung bakit mahal ka ng Diyos, buhay ka pa po, humihinga ka pa, kumakain ka pa ng tatlong beses sa isang araw, malusog ka, wala ka pang sakit. Yung mga blessings o yung talagang solid na pagmamahal na hindi natin naiisip, na sa bawat hinihiling natin na prayers na hindi sa atin na ibibigay, nalulungkot tayo at iniisip natin mga negative. Hindi tayo makadire-diretso ng tinatahak natin na journey. Bakit po ba kayo tayo tumatahak ng dito sa mundo? Hindi tayo tumatahak para yumaman tayo at yumaman. Hindi tayo tumatahak para maging popular o ano. Tumatahak, tinatahak po natin yung mundo para lumapit tayo. Yung malapit na lapit tayo sa Diyos. Yung masyado kang sikat na sikat, marami kang pera, maraming parang lahat na nasa iyo na. Pero ang layo-layo mo pa sa Diyos. Kaya ang layo pa ng tatahakin mo. Sinasabi ko po yan, galing pa dito sa puso ko. Hindi po ako dito yung nag-iinati na para magsalita sa inyo. Hindi po. Ito po, it's just one way of sharing.
Yes po. Yes. Sacrifice. Matuto tayong magsakripisyo. Paano po ba natin nagagawa ang sakripisyo? Tatlo pong sikreto ang bibigay ko sa inyo. Madalas kong ginagawa ko para maisagawa ko po yung sinasabi ko ng sacrifice. I sacrifice, number one, humble, to become humble. Sakripisyo po yun sa akin. Ang hirap po, lalo na sa mga masyadong mayayabang, ang hirap po maging humble. Yung dito, sa trabaho, mga naranasan ko po, parang yung mga tao na, porque, kung halimbawa, doktor ka, parang ikaw na ang, nasa iyo na ang kaharian. Yung bang, yung tipong pang masyado kang nasa taas, yung parang sa tingin mo sa mga tao, trapo, napakaliit na. Yung tipong hindi ka nahiya sa sarili mo na lahat kung anong meron ka, kaloob yun ang sa iyo ng Diyos na hindi mo kailangan ipag-iabang. Masyado kang matalino at masyado kang, ibig kong sabihin, masyado kang magaling, masyado kang lahat ng mga qualities or na kinaloob sa iyo ng Diyos. Masyado kang blessed kasi talagang ano. Pero hindi mo man lang makuhang magsakripisyo. Hindi mo kayang maging humble. Napakataas mo na parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Pangalawa po, minsan, sa sobrang taas natin, sa sobrang bilib natin sa sarili, lalo na po dito sa lugar na to, ay dami-dami po, pasintabi, ang daming rude, masasabi ko. Minsan na po, nagiging rude na rin ako, parang nai-imbibe ko na rin. Minsan biglang sasabihin ko sa sarili, kailangan kong magsakripisyo, kailangan kong kahit yung sobra na yung ginagawa sa'yo. Minsan nakakaiyak isipin ng sobra na yung ginagawa, pero you try to be kind. Yung parang sinasabing masyado ka naman nagpapaka-martyr o nagpapaka masyado ka nagpapa-abuso. Sa akin po, hindi po yan. This one way of sacrificing, showing my gratitude to God that at least I can sacrifice my means of being kind. Kahit kung minsan sinasanipan ka na ng demonyo, talaga kung minsan talaga inaabot ka na ng talagang sukdulan ang ginagawa sa'yo, nagiging yung tipong talagang to the extent na gusto mo na rin talagang magwala. Pero nakukuha mo pa rin maging kind. That's a sacrifice. Then, yung pangatlo po, na key. Para may mo yung sacrifice. Over na nakukuha mo
effective.